Okay mga lord, so unboxing na naman po tayo. So bago po tayo magsimula, i-subscribe na po kayo at i-hit na po yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload natin mga video. So mga lord, so naranasan nyo na ba yung maglalaro kayo na ganito kakitid ang inyong lamesa? So ang hirap, lalo na itong keyboard natin is lakpas na at dito ang liit na ng ating galaw ng ating mouse. So ang i-unbox natin dito mga lord is ito, ang ating gaming keyboard and mouse. So uro muna natin to at iganyan muna natin. So unbox na tayo mga lords. So ito kasi nabili ko pero siguro 1 month na siguro, pero hindi ko pa natatry. So ito siya yung ating isa, at ito naman yung ating gaming na keyboard. So papapansin nyo parang ang liit lang. Maliit lang yung kahon natin eh. So ito siya mga lords. Ito yung ating gaming keyboard. So kagandahan dito mga lords sa ating gaming keyboard, kung naka PC kayo at maliit yung inyong lamesa, so pwede tayong gumamit nito. So makita nyo naman, sobrang kapal ng kanyang mga wire at mahaba. Kagandahan nun, may LED po ito. So ayan, bagong bago. Ayan po, pati ang likod niya is meron siyang rubber para non-slip. So makita nyo naman, ang ganda ng ating gaming keyboard na may LED. At ito naman yung ating gaming mouse. Yan. So makita nyo naman ha, ang dami niyang button. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So lords, ayan o, ang ganda ng ating gaming mouse o. Kaso parang ano siya, malaki pero parang okay lang. Parang ano lang, komportable. Ayan siya o. Talagang hawak na hawak mo yung buong mouse. Kagandahan dito mga lords, kung kayo naglalaro sa laptop at nasanay po kayo maglaro sa PC, mapapansin nyo dun pag hinawakan nyo yung keyboard talagang ano parang makitid, parang nahihirapan kayo maglaro. Ngayon naman dito naman sa sitwasyon ko, so maliit yung ating space, so need ko talaga na maglaro na may maliit na keyboard. Pero mas naisip ko ito na lang ang gamitin. So hindi lang sa ganitong paraan pwedeng gamitin to. Pwede rin po itong gamitin sa ating cellphone. Nakakapitan lang po ng Bluetooth na mayroong USB 2.0 at i-coconnect nyo sa inyo cellphone. So ngayon mga lot, i-testingin natin to. So pwede naman to kahit dalawang keyboard na nakakabit sa inyong PC. Pwedeng meron kayong mahabang keyboard at yung pang-gaming. Siyempre naman sa mouse, siyempre isa lang. Tatanggalin na natin itong isa. So tatry na natin siya mga lords ko sa paglalaro. So nandiyan dyan po sa ating monitor yung ating gaming keyboard, kung ano po ang features meron to. At sa description din po is makikita nyo rin po kung anong klaseng mouse meron po tayo at yung ating keyboard na to. So te-testingin po natin siya mga lords. So okay mga lords, so naikabit na natin yung ating gaming keyboard and mouse. So mapapansin nyo lords, ito yung kanyang wire. So mapapansin nyo sobrang kapal oh. At titignan nyo yung space natin ngayon, di ba? Sobrang laki, di ba? Konti na lang. So pwede siya kahit dalawa yung ikabit nyo. Isa yung keyboard nating mahaba kung magta-type kayo, at ito naman yung ating ano naman, pang gaming. So pwede naman silang magkasama. So ngayon, te-testingin natin sila sa laro. At kagandahan dito mga lords, so ayan siya oh. Nakita niyo itsura. So meron siyang LED. Ganda niyang tignan. At talagang makitid lang. At dito naman sa ating mouse, so ganun din siya mga lords. May LED din siya. So ito yung may green, then violet. Pero hindi siya nagpapalit ng kulay, parang steady lang siya. Pero hindi ko rin alam kung magpapalit. Pero hindi, nagpapalit nga siya. Ayan. Yung kaninang violet kanina, nagiging ayan, green, red. So nagpapalit din siya ng kulay. Tapos ngayon, testingin na natin siya sa laro mga lods. Tingnan natin kung okay ba itong gamitin. Okay mga lods, so ito na tayo. Sa games na tayo. Ngayon, pinatay ko muna yung ilang ilaw natin para makita nyo yung ating LED sa ating keyboard. So pati na rin sa mouse. So nakita nyo naman ang ganda ng ano,
Sarap niyang gamitin at malaki na yung kakainin yung space sa inyong paglalaro. Hindi na yung mabibitin na uuntog-untog sa inyong keyboard. So ayan siya mga lod, tingnan natin kung accurate. So okay siyang gamitin mga lods, malambot yung kanyang keyboard. Tapos ang kanyang mouse, malaki, pero magaang, okay naman siya. So ayan siya mga lods. Accurate naman, maayos siyang gamitin. Buhay pa. Ayan. So masarap na maglaro ngayon mga lods. So talagang mahaba na yung ano nyo ng mouse. So, hindi na iuuntog sa inyong ano. Uy, may tao sa likod. Muntik pa tayong mamatay doon mga lods. Malapit na. Okay mga lods, so ito po yung ating gaming na mouse and keyboard. So malambot po siyang gamitin at magaang yung ating mouse at accurate siya. At hindi po nadi-delay. So, mga lods, so kung kayo po eh nahihirapan gumamit ng inyong keyboard at maliit yung space o hindi kayo sanay sa inyong keyboard dahil maliit, lalo na kung laptop po ang gamit nyo. So, ito na po yung magandang solusyon. At kung gusto nyo naman pong gamitin to sa inyong cellphone, so wala din po problema. So, bili lang po kayo ng USB na may Bluetooth na i-connect po sa inyong cellphone at magagamit nyo na tumun parehas ng sabay sa paglalaro nyo sa inyong cellphone. Siyempre sa PC okay na okay to, so pwede naman siyang gamitan ng dalawang keyboard, so isa yung inyong pang typing at ito naman po yung pang gaming. Kahit wag nyo na po siyang tanggalin, okay lang po yan. So kung nagustuhan nyo po yung ating tutorial dito sa ating mouse and keyboard na pang gaming, so like, share, comment, and subscribe po kayo mga lods. At maraming maraming pong salamat sa panonood. At maglalaro po muna tayo mga lods. Maraming pong salamat.